kinabulaanan ni Senator Bato de la Rosa ang pahayag ng umunoy drug lord na si Kelvin Espinosa na siya raw ang nagutos na idawit si dating Senadora Laila de Lima sa illegal na droga. Nasa frontline na balitang yan, Camille Samonte. Sana po magbago na tayo na iwasan natin na gumagawa o gumagawa lang ng senaryo dahil sa politika. Mr. Duterte, sana po i-validate nyo po bawat report na marinig mo sa iyong paligid. Lalo na ngayon na tumakbo ka ng mayor, huwag kang magpasulsul sa mga nakapaligid sa iyo. Yan ang mensahe ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng House Quad Committee kaugnay ng extrajudicial killing sa war on drugs. Ayon kay Espinosa, may basbas ni Duterte ang pagdadawit niya kay dating Senador Laila de Lima sa illegal na droga. Ang nag-utos daw sa kanya na idamay si De Lima at iba pang personalidad, walang iba kundi ang nooy PNP chief at ngayon senador na si Bato de la Rosa. Kapag hindi raw ako sumunod sa plano, pwedeng mangyari sa akin ang nangyari sa ama ko o isa sa mga pamilya ko ang mamatay din. Namatay ang kanyang ama na si dating Albuera Mayor Ronaldo Espinosa sa umano'y shootout sa Piitan noong 2016 dahil umano sa illegal na droga. Naniniwala si Espinosa na biktima lang ng extrajudicial killings ang kanyang ama. Basta di lahat gagawin namin ng mga anak mo na makabit ang hustisya ng iyong pagkamatay. Sa panayam sa programang Story Ko ng One News, gigil na gigil na binanata ni Senator de la Rosa si Espinosa. Sinungaling siya. Makita ko siya, suntukin ko siya sa mukha. Pero sir, this was said under oath, I understand, in the legislature. So, di ba, in the end, it's something that was sworn to to be correct and true and accurate. Ikaw, sino paniwalaan mo? Maniwala ka sa drug lord o maniwala ka sa dating si PNP na ngayon may senador na? Pili ka lang kung saan ka maniwala. Wala naman daw balak si De La Rosa na kasuhan si Espinosa. Nanindigan naman si Espinosa na gawa-gawa niya lang lahat ng kanyang testimonya noon. Sabay sorry kay De Lima dahil sa pagdawit sa dating senadora. Patawarin niyo po ako na nadala sa o na uto-uto sa panahon na yon na idamay ka po na walang katotohanan naman. Sa isa namang pahayag, sinabi ni De Lima na hindi na niya ikinagulat ang pagbawi ni Espinosa sa kanyang testimonya. So dati ko na nga pong alam, narinikant na niya yan. Pero yung tungkol po sa pagbanggit, categorically, kay former police chief and now Senator Bato de la Rosa, ngayon na lang po yan publicly. Although, kung naririnig ko na yan, may mga naging information na ako na it was really police chief De La Rosa who coerced certain witnesses. Duda naman ang ilang kongresista sa motibo ni Espinosa sa pagharap niya sa pagdinig, lalo tatakbo siyang alkalde. Siniguro naman ng Quadcom na susuriin nila ang testimonya ng mga resource person bago bumuo ng committee report. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ed Linggaw po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.